Okay lang yan. I-ano natin yan. Ikat. Wala na, oh. Lugi na. Magandang araw sa lahat. Mayang adlaw sa Tananog Barjaon. Adlaw sa Jano Root, mga kaibigan. Dudong Inday. So ngayon, itong kalatayan na to, dumating to mga kahapon. Kahapon ng umaga, in-unbox ko to. So kung nakita nyo, medyo mga lumalanta na. Inantay ko kasi kay Lazada itong paso na gagamitin natin. Kasi wala na akong paso. Eh, ito. In order muna ako. So, ito siya. Alam ko, 16 by 9 eh. CM. So, hindi ko na patatagalin. Ah, ito siya. And, ano to? 60 tapos 9. 350 po to, 50 peraso. Nipis lang. Sobrang nipis naman nito. Pero okay na. Kaysa wala. So ito yung unahin ko kasi medyo mga naghihingalo na. Oh. Mga nabunot ko na kahapon. Si Lana. Oh. Lugi na. Unahin ko. Oh. O, update ko na lang kayo na mangyari sa mga to. Importante, maitanim ko sila. Naantay ko kasi yung pots. Pero yung iba naman, okay naman. Update ko po kayo dito kung mabubuhay ba to mga to o ano nangyayari. Tapos ito, vermicast po to. So, itong vermicast ko na to, maano na po to, magda-dry na. Sa ngayon, mamoist pa siya. So, ang ginagawa ko sa kalateya ko, binubudbud ko lang siya dito sa ibabaw para pag nagdilig ako, papunta sa ilalim. Ayan. So, kung nakita niyo yung paligid ko, makalat, kasi ito na yung background ko, hindi pa po natapos ng garden natin, ang dami kong gagawin. So, dapat ito na yung gagawin, patungan, gagawa sana ako ng patungan. Itong mga kalateya, kailangan maipropa na po ito. What? Kasi mahirap na. Maitanim na pala, may propa. Kailangan maitanim na po ito. Ang ganda niya, oh. Nakalimutan ko mga ID nito. Wala pa po ako ng mga kalateya na to. So, yung iba dito, magiging pambenta po ito. Yung iba gagawin ko mother. Collection po. So, yung lupa na ginagamit ko po, mas marami po yung ipa. Carbonized rice hull. So, saan naman nakapanood, meron po akong video na nag-mix po ako ng pating mix ko. Hinalo ko po yun, tapos kalahati ng planggana, purong ipa, tapos hinalo ko rin yung minix ko, pating mix ko, kalahati rin. So, ito lang. Maging okay po ito, bigyan nyo lang ng ilang araw, tatayo po yan. Kailangan lang dito kay Kalateya, huwag masyado maaraw. Lalo na kung tag-araw. Kung tag-lamig, parang sinubukan ko na po. May video na po ako sinubukan ko. Nilagay ko sila sa morning sun. Nabuhay naman, okay naman. Kasi malamig yung panahon. Pero malapit na po summer. So tago nyo na yung mga kalateya nyo. Kasi ito, kahit araw-araw ako magdilig dito, walang problema. So, binubudburan ko lang siya ng vermicast. Itong vermicast po ito, sarili ko pong alaga. Ito, sarili kong ani. So, alam kong vermicast. Maganda po, pag nakabili kayo vermicast, sa ano na mismo eh. Sana, legit, ganun. Kasi pag natapatan niyo yung mga iba na abusado eh. Ito, di ko alam. Sana mabuhay ko to. Dry na po yung o ganun, ugat. Abangan niyo po to. Kakaroon ng update, kita niyo na lumantoy na. Pag napatay po ito, maging honest po ako sa inyo. So, ito kailangan ng tukot. So, ako hindi ko na kailangan bumili ng tukot. Meron kayong mga puno ng bayabas. So, kahoy, pwede na yun. So, kung nakita niyo yung bayabas namin nag-dry, kaya ko lang rin napansin, pinagpuputo na namin. So, ito yung gagamitin natin para hindi na tayo bumili. Kung ano lang meron, gawin natin stick. So, ayan o, may stick na tayo.
Hindi na kailangan bumili, oh. Matibay pa to. So, ito may nagawa na akong stick. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ba to o ano. So, update-update na lang tayo. Ito, lagyan natin. Ano lang meron. Ano available yun lang gamitin. Medyo malaki siya. May mga maliliit ako nakuha dito. Kain naman lang sa tali na to. Hindi tayo mahirapan magtanggal. Di katulad pag ano, dati kasi gumagamit ako ng ano, cable tie. Ang cable tie, pag naitali mo na, matik na yan, wala na, hindi mo na ma-reuse yan. Ayan, lagyan natin ng stick. Para paraan lang. So ito yung abangan nyo kung kaya kong buhayin. Kalatayan na to. Makita nyo na kung nangyari sa kanya. Tapos yung ilalim, oh. Wala na, oh. Tumba na nga, oh. Luntay na siya, oh. Dapat nakatayo. Wala na, gumanon na. So, abangan nyo po to pag nabuhay ko to. Sana mabuhay. Sayang. Kasi ang bili ko nito, isang ganito ito. Magkano ba bili ko dito? Baka 150 bili ko dito, eh. Ito lang, eh. So, patayuin lang natin siya para hindi siya mababad sa tubig. Nasa taas siya. Kasi pag nagdilig tayo, babagsak po yan pag nabasa. So at least yan, gaganyan lang siya. Ayan na. Alam niyo ba bakit lumanto ito kumpara sa mga ito? Ang ginawa ko kasi, binunot ko, tinignan ko yung ilalim. So nagalaw ko na siya hanggang ilalim. Tapos, binalik ko, dinagalan ko lang ng lupa. Kaya, itong nasa pots na to, lumanto eh. Pero ito, tingnan niyo, oh. Nasa pots na to, buhay pa naman, oh. Pati itong nasa kabila. Itong pots lang na to, pinakialaman ko kahapon eh. Hindi ko naman tinanim agad. Chachagain ko lang to. So ito pwede ko lang diligan agad to. So pag nagdilig kayo, huwag nyo pong diligan yung dahon. Tapos itago nyo po siya sa manilim. Huwag nyo pong basain yung dahon kasi mabibigatan lang yung dahon. Magpa-flat lang yan. So ito yung pangalawang pots natin. Alam ko merong ano dito. Jungle rose. Ayan kasi yan, oh. Ganyan. Ang ginawa ko kahapon, pinakialaman ko. So, ayan, oh. Ito, alam ko, moho to. Mozo, moho. Paano ba yun? Ito yung mga babies na to. Medyo, mga ano na to, pag ganitong size, 350. Ito yung jungle rose. Ayan, oh. Pang mother type na. Pakita ko sa inyo paano ako mag-pro. Pakailangan ko ng gunting. Jungle rose po ito. Kung nag-pro pa kayo, tingnan nyo yung ilalim. Sa ilalim po para hindi po kayo magkakamali. Kasi pag wala pong ugat to, mahirap niyang anuhin. Kailangan lang taga dito, tiyagain nyo siyang hanapin. Pwede rin kuchilyo. So, may kuchilyo ko. Ito, kuchilyo ko matalas to. Yan po. Hinay lang. Ayan na siya, oh. Ganyan lang mag-propa. Pwede ko pa i-chop to para mas marami. Mapagpadalawang pulong pa ako nito. Yung gusto ko siya yung hiwa. Sa pag-iusap natin, mas ipin sa hiwa tayo. Ayan na yung basic halim. Ayan. Sa isang pulong nakakadal tayo ng tatap. Nakatapos sa tatap. Nung use. Pero ito medyo ano to. Mabigat kuha pa dito. Kailangan ko ito mapa-stable. Ito pwede bawasan na ng ugat ito eh. Ngayon sa dulo. Pwede nyo nang alisin yung ganong kakapan. Ayan, bawasan nyo lang pag masyado ma... kapal. Okay na yan.
Ang laki ng ano. Ang laki niya na. Hindi na siya ubro sa pots na to. Ito ko siya ilalagay. Okay. Makita niyo naman may mga bago siyang roots dito oh. Ayan. So okay lang 'yan kasi ano natin 'yan. Ikat. So ang gagawin ko nito, tatanungin ko si Seder. Kasi yung iba, nalilita ko kung sino dito si Cynthia. Kasi si Calatea, pag hindi kayo marunong tumingin, malilito kayo sa dahon. Minsan kasi yung isang dahon, halimbawa, nasa puti yung gilid, green yung gitna. Meron naman Calatea, nabaliktad naman yun. Yung green na sa gilid, si puti na naman ang igigitna. Kasi baliktad-baliktad ang kulay. Si Rosie halimbawa rin. Malilito kayo kay Rosie tsaka kay Cynthia. Dami po nito. Ilang pots po magagawa ko dito. So, ito pangatlong pots natin to. Meron pa tayo pang apat. Pasensyaan nyo, hindi ko ito. Medyo makalat pa tayo. Dami nating, ano, naghalo yung mga paninda nating halaman. Tsaka, tawag nito, mga alaga ko. Kalimutan ko to. May mga hybrid-hybrid pa eh. Sa dalawa, tatlo, ito apat. Itong lumantoy lang to, pero hindi po yan mamamatay. So, isa-save natin siya. Ano lang yan siya sa biyahe. Siyempre, kasama yan sa binabayaran natin. Ito may tendency na tumamaanan. Hindi magka siya sa planggana, dito na ako sa simento. Pag may tira dito, pupulutin ko din. Hindi ko siya mamix na maigi sa ano, yung planggana eh. Kaya nilagay ko na sa simento. So, mix ko po ng Calatea. Iba po sa ibang halaman. Kailangan mas maano yung ano niya. At tawag dito, drainage. Si Calatea. Kung may halo naman kayong kokopit sa Calatea nyo, okay lang yung bihira kayo maglilig. Ako kasi, more on ganito lang. Tira ko lang talaga sila sa vermicast. Tinitira ko lang talaga sila sa vermicast. Yun ang pangunahin kong organic fertilizer sa kanila. So, although ipa, mas marami yung ipa. Yung kalahati nito, 50-50, yung kalahati, yung pati ulitin ko, yung kalahati nito, yung pati mix na ginawa ko nun. May vermicast, may kukupit, may carbonized rice hull. Ma, ano pa bang hinalo ko? Kukupit, vermicast, carbonized rice hull, garden soil, loam soil, yun. Tapos, 50-50 nun, ipa. Ganito po ang ano ko kay Calatea. Kahit araw-araw ko magdilig pag ganito yung ano ko, lupa, walang problema. So, bilisan ko na po, medyo napapahaba na natin yung video natin. At kailangan pang mag-ayos ng garden. Diyos ko, ang gulo ng garden. Ang hirap po pala. Para ako nag-ano, naglipat. Kasi nag-iba na nga siya. Ay, ito. Ito pala. Ito yung huli nating paso. So, nilalagyan niya ng foam sa ilalim. Oh. Galing po ito ng ano, Butuan City. Sa Mindanao. So, sa isang ganito, marami rin siyang ano, babies. Pwede ko siyang hatiin. Ayan o, oh, ang dami. Sa isang puno. Ito dalawa. Pwede kong hatiin. So, ito, ayan. May pasobra, kawaw. Ay, nababi. Ayan, may bulate. In fairness, buhay yung bulate, ha. Itong bulate na to, dayo po to. Galing ng Mindanao. Ayan, dalawang puno. Ito. Kaya naman to dalawang puno. So, at titingnan nyo lagi pag nag-chop kayo ilalim. Pag ganito, ayan, tingnan nyo ilalim na yan. Dito yan, ang collection nila. Tutusok nyo lang yan. Tusok lang po. Tusok lang yung nagawa ko dyan. Ingat lang, baka matusok nyo kamay nyo.
Pag natusok na, ayan na. Pero itong isa kakabay nakikiramdam kasi may suloy. So, andito yan sa likod. Pinapakiramdam ako yung kutsilyo. Pag tumagos, makapal po yung ano niya. Pinaka katawan. Makapal. Nagkamali po kayo nito. Wala. Thank you po yung halaman. Yung kalateya. Thank you. Nyo. Ito pala magkasama, hindi pa naputol oh. So may bagong suloy na. Meron pa dito. Yung dalawa pa oh, sa dalawa. Ito. Kasama na lang dito. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito makapag ano pa ako nito. Ito oh, ito yung mother niya. Patay na. So, gawin natin tong ano. Para mabili ng lahat. Ganyan lang kasi yung dugtungan ng kalateya. Para siyang luya sa ilalim. So, ang ginagawa ko, tinutusok ko yan. Susugatan ko lang yan. Madali nang iputol yan. So, ito yung pinaka-mother. Sama na natin siya. So, ito meron siya parang kamote. Nagiging ano po yan. Tinutubuan po ng soloy. Tinutubuan po ng suloy yan. So, diinan nyo lang kasi ipa lang halos to eh. Tingnan nyo, halos ipa na yung lupa ko. Kaya, ginagawa ko, meron ako dito kabila, ayan, mas marami siyang lupa. Iniibabaw ko, para pag dilig ko, iinalin. Mas maano po to eh. May halo po ng carbonized rice hull, dahon ng acacia, may acacia bark po to. Pinangahalo ko po to siya sa ano naman, mga philodendron. Kasi kanina, ang ginawa ko, pinatungan ko siya ng vermicast. Tinutuktungan ko rin siya niyan. Naalala ko pala, meron akong nahalo. Pag diniligan natin yan, ipuputa sa ilalim yan. Kaya rebelis lang yan. Ilang pots kaya yan. Ito na yung last pots natin. Bibilangin ko mamaya kung ilan yung nagawa natin. Lagyan ko lang siyang vermicast. Pinupuno ko lang po siya kasi sisiksik rin po yan. Bababa yan pag nadiligan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 pots po nagawa ko. So yan, antayin na lang natin mabuhay yan. Lalo na sa mga katulad nito. Gihingalo na talaga. So ayun, natapos yung video natin na to. Sana may nakuha kayong idea kung paano kumag-grow pa ng kalateya. Ito lahat na kalateya na meron ako sa likod. Mga rare na po to. So, medyo maseller po ito kaysa kumpara sa ordinary. So, ito yung tiktik ko na i-share ko sa inyo kung paano ko magtanim lang kung mga kalateya. So, sana magka-idea po kayo. So, yan na nga. Bago tayo magkalimutan, please like, comment, at share. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga next video ko. So, good luck po sa kalateya natin. Abangan niyo po yan sa live selling ko. Thank you!